بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustads, mayroon lang sana akong katanungan. At itong katanungan na ito ay hindi lang kay sa akin, kundi patungkol po ito lahat ng mga nagdadaawa, ba? So itong katanungan na ito, ano nga ba ang masasabi mo sa mga taong nagdadaawa gamit ang internet, gaya ng mga gumagawa ng video at inilagay nila sa YouTube at Facebook? Sabi kasi nila ng ibang tao ay ito ay bidaa at tinatawag ito na riya. So anong masasabi mo, Ustaz? Syukran po. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik ya akhi. So isang napakagandang katanungan yan na angkop at napapanahon lalo na nasa computer age na tayo. Sa era of advanced technology. Kung noon inaabot ng ilang araw at buwan bago dumating ang mensahe sa iisang lugar, ngayon ay inaabot lamang ng isa o dalawang segundo ang isang mensahe para umabot sa kahit saan mang lugar sa ibabaw ng mundo dulot ng teknolohiyang tinatamasa natin ngayon. Kaya tayo ay magpasalamat sa Allah dahil ito ay kabilang sa kanyang mga biyaya, sa kanyang ni'ma. Walang duda, kapatid, na ang layunin ng isang Muslim ay ang maipaabot ang mensahe ng Islam sa lahat ng sangkatauhan sa abot ng kanyang makakaya at maimbitahan ang mga tao tungo sa landas ng kanyang Panginoon gaya ng kanyang sinabi sa Suratun Nahal, chapter 16, verse 125. Sinabi ni Allah, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati ila akhiri ayah. Ang ibig sabihin nun, imbitahan mo ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon sa pamamaraang may hikma. At gayon din ay sinabi ni Allah sa Ali Imran chapter 3 verse 110. Sinabi ng Allah, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ibig sabihin, kayo ang pinakamabuti, pinakamainam na umma mula sa sangkatauhan na nagtuturo o naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Kaya itong amar bil ma'ruf at nahi anil munkar o ang dawa para sa Allah at sa din ay ang tungkulin ng umma na ito, tungkulin ng bawat isang Muslim. Ang mahal na propeta Sayyidul Anbiya war Rusul ay gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang maipaabot ang Islam sa sangkatauhan na angkop at naaayon sa kanyang panahon. At ito ay nagbunga ng kabutihan. Kaya ang asal o kaya ang origin ng lahat ng pamamaraan sa da'wa ay ipinapahintulot maliban na lamang pag ito ay sumasalungat sa sharia ng Allah. Therefore, para sa mga nagsasabing ito ay bid'a o ipinagbawal, ay dapat sila ang magpalabas ng dalil na ito nga ay ipinagbawal at hindi iyong mga gumagawa nito. Gaya ng lahat ng pagkain at mga biyaya ng Allah, by default, ang ruling nito ay halal. Ipinahintulot. Ngunit, pag may magsasabi na ito ay haram, dapat sila ang magpakita ng dalil na haram nga ito at ito ay pinagbawal. Ibig sabihin, nasa kanila ang burden of proof. Para naman sa mga nagsasabing ito ay bid'ah, dahil hindi daw ito kabilang sa mga pamamaraan ng propeta alayhi salatu wasalam, iyon ay dahil iba ang era ng propeta at di pa uso ang internet sa panahon niya. Dapat nilang itatak sa kanilang isipan na ang mga kaparaanan ay nagbabago kasabay ng pagbabago ng panahon. Ngunit sa pagbabagong ito, ang mismong pundasyon at pamantaya ng ating din ay hindi kailanman magbabago hanggang sa magunaw ang mundo. Kung dati sumasakay sila sa kamelyo patungo sa Hajj, ngayon sa ating panahon ay mayroon ng mga eroplano, barko, tren na pwedeng masakyan. Ang pagsakay sa eroplano
Ang paggamit ng internet sa pagdadawa, ito ay mga pamamaraan lamang o kaya wasila, hindi ang mismong ibada. Ang ibada ay ang da'wa, kaya hindi pwedeng baguhin ang laman nito. Ngunit sa mga pamamaraan upang maabot ito, ay pwede mong gawin ang anumang iyong makakaya. Mag-innovate ka ng mga bagong teknik, bagong estilo, bagong pamamaraan sa pagdadaawa, at ito ay ipinapahintulot. Pero hindi ka pwedeng mag-innovate ng bagong doktrina at bagong akida dahil ito ay patungkol sa din. Bawal ang bid'a sa ating relihiyon. Kung gayon, kapatid, dapat habulin natin ang mga kufar sa teknolohiya. Ginagamit nila ang internet para ipalaganap ang batil. Kaya kailangan punuin natin ito ng hak hanggang matabunan at mawala ang kanilang kasinungalingan. Qala lahu ta'ala, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ. Para sa mga nagsasabing ito ay riya, nagkakamali sila at dapat nilang balikan ang definition ng riya at kung saan ito nanggaling. Ang riya ay galing sa puso ng tao, mula sa kaniyang niya. Kung ang isang tao ay naglalayon na magpakitang tao, hindi na kailangan nakatutok ang kamera sa kanya. Kung ang layunin mo ay upang purihin ka ng mga tao kahit pa walang kamera, kahit pa kakaunti lamang ang mga nakakakita, ikaw ay guilty sa riya. Tandaan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu biniyat, ang gantimpala ng isang gawain ay nakasalalay sa layunin. Kung gagawin mo ang isang mabuting bagay para purihin ka ng mga tao, ito ay riya. At kung pipigilan mo ang iyong sarili sa paggawa ng mabuting bagay dahil baka purihin ka ng mga tao o baka may masabi sila sa iyo, ito din ay riya. Bakit? Dahil masyado kang concern sa sasabihin nila, samantalang ang pag-aproba ni Allah lamang ang dapat nating alalahanin. Kaya't matakot tayo sa Allah, mga kapatid, at huwag nating husgahan ang ating mga kapatid na nagdadawa sa pamamagitan ng internet. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic at ang mga tao ay halos naka-lockdown sa kanilang mga tahanan. Papaano natin ipapalaganap ang din sa ganitong sitwasyon maliban na lamang sa pagdaawa sa Facebook, YouTube at internet?